Hello guys, ngayong araw ituturo ko kung paano natin mapapakinabangan yung mga ganitong sirang appliances. Ano yung pwede natin gawing remedyo para magamit pa natin ito? Tara, panoorin natin. Ang kadalasang nakikita nating problema sa ganitong klaseng rice cooker, madalas ay walang power. Yung iba, tinatapon na ang ganitong klaseng rice cooker. Bumibili na lang ng bago. Ngayon, papakita ko kung paano natin ito mapapakinabangan. I-check din natin yung mismong AC cord. Titingnan natin kung may continuity. Baka mamaya ang sira lang pala ay dito sa mismong AC cord. Ngayong na-check natin yung AC cord at ito'y buo din, kakalasin na natin para makita natin kung ano yung sira sa loob at kung ano yung pwede nating magawa para mapakinabangan pa ito o magamit. Itong pyesa na ito ang madalas masira sa rice cooker. Kaparehas ito ng pyesa sa plancha o flat iron. Katulad ito ng pag-repair natin sa plancha o flat iron. Kung wala tayong available na pamalit na pyesa, pwede tayong kumuha ng kapirasong wire. Yun ang gagamitin natin. Siguraduhin lang natin na ang gagamitin nating wire ay hindi manipis. Dapat kaparehas ng kapal nung tinanggal nating wire sa pinaka-thermal fuse. Thank you.
Kung saan natin tinanggal ang thermal fuse, doon natin ikakabit itong gagamitin nating wire. After nating makabit itong wire doon sa pinagtanggalan ng thermal fuse, ihihinang natin ito para mas matibay. Napaka-importanteng malagyan natin ng electrical tape o anumang rubber tape yung pinaghinangan natin sa wire para hindi ito mag-short sa pinaka-metal body ng rice cooker.
nilinisin na rin natin yung pinaka-contact switch. Ito yung switch ng warm at ng cook. Kikiskisin natin ito ng liha. After nating malinis at mapalitan yung pinaka-thermal fuse ng wire, ite-testing na natin ngayon sa kuryente para makita natin kung gagana na. Ang pinaka-indicator para malaman natin na gumagana na o may power na, dapat makita natin na umilaw yung pinaka-standby power. Itong screwdriver ang gagamitin natin pinaka-kaserola o kaldero para ma-switch natin sa cook at makita natin kung iinit. Ngayong nakita natin na gumagana na, isasara na ulit natin. At yan po ang ilang paraan para magamit at mapakinabangan pa natin ang ganitong klaseng appliances. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo.